Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang hydrometer tester para sa battery. Ang video na ito ay para lamang sa wala pang kaalam-alam kung paano gamitin ang hydrometer tester para sa battery. Kung ikaw ay marunong na, may alam ka na patungkol sa hydrometer kung paano ito gamitin, pwede mo lang i-skip ang video na to. Pero sa mga gustong matuto kung paano gamitin ang hydrometer tester, ito na po. Ituturo ko na po sa inyo para kahit papaano marunong tayo mag-check sa ating sariling battery. Ito po ang itsura ng hydrometer tester. Ayan. May tatlong kulay siya. May pula, may puti, tsaka may green. Unahin natin ito sa itaas. Itong pula, ang ibig po sabihin niyan, pag tatapat dyan yung tubig ng battery, pag sukat nyo sa battery, ay ibig sabihin recharge lamang ang battery. Ibig sabihin lubat. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pag dito naman sa kulay puti, tumapat ang tubig ng battery, ibig sabihin niyan ay pair. Ibig sabihin ng pair, may specific gravity ang tubig ng battery. Kung sa Tagalog naman, patas. Ang ibig sabihin ng pair, patas, kung ikukumpara natin dito sa kulay green. Ayan, kasi ang kulay green, ang ibig po sabihin niyan ay good. Good at pair, patas lang sila, patas. Kasi pare-parehas lang yan. Full charge po ang battery pagka tumapat ang sukat ng tubig dito sa puti at green. Kasi ang green ay good, ang puti ay fair. So yan po ang tamang pagbabasa ng hydrometer tester. So tuturuan ko na kayo. May baterya tayo dito na 2SM. Ito ay Electron other brand. Ayan. Pero si Motolite pa rin ang may gawa nito. Ito po ang ating gawing for example para sa ating demo kung paano gamitin ang hydrometer tester, okay? Atin muna itong bubuksan. Ayan. Battery na. So ayan, bukas na yung ating battery. Mag-una tayo dito sa positive. So ang paghawak po sa ating hydrometer tester, ganito po, ganyan. Tingnan nyo po ang aking kamay kung ano ang itsura, kung paano siya hawakan. Ganyan po. Ang gagawin ninyo, pipigayin nyo ito. Ayan. Itong guma ng ating hydrometer, pipigayin nyo ito pag ganun. Yan. Pipigayin nyo siya. So, ganyan ang paggamit para pagpigaan natin, hihigop siya ng tubig galing doon sa ilalim ng battery. Hihigop ito ng tubig. Kaya pipigayin natin to. So, ganyan po. Titingnan nyo na maigi. Yan. Pasok natin sa butas. Yan. Hindi naman siyang pasok nyo pa lang. For example, ipasok nyo na. Pigain nyo na agad to. Yan. Nakapiga na yan ha. Nakaready na yan. So, ipasok nyo na lang siya. Yan. Pagka napasok na, sagad na siya, dahan-dahan yung bitawan. Pansinin nyo po yung aking kamay. Oh, yan, di ba? Isa pa. Yan. Dahan-dahan yung bitawan. Tingnan nyo yung tubig sa loob. Di ba? Hinihigop niya. Ayan. Isa pa. Dandahan kong bitawan, tingnan nyo yung tubig. O, di ba? Inihigop niya. So, ganyan po ang paggamit ng hydrometer tester. Pwede rin naman na ipasok nyo muna siya sa butas. Ganyan, ipasok nyo muna sa butas. Saka nyo pihitin itong guma. Pag pihit nyo, sabay bitawan nyo. O, ayan, di ba? Humihigop siya ng tubig galing sa ilalim ng battery. So, ganyan po. Ang paghawak naman nito, paggamit sa hydrometer, iba-iba rin po. Nasa sa inyo kung saan kayo comfortably. Pero ang tamang paggamit ng hydrometer tester, ganito po, ganyan po talaga. Yan. Pero para sa akin, iba naman ang style pag ako ay gagamit ng hydrometer tester. Tuturo ko sa inyo. Tingnan nyo itong aking kamay. Dalawang daliri lang yung aking gagamitin. Ganyan lang. Itong aking hintuturo at hinlalaki ko. Pag ganito lang ang paghawak ko.
Pansin ninyo, tingnan nyo na maigi. Ayan, pinipihit ko muna siyang guma, sabay pasok at sabay bitawan ko. Ayan, oh. Ganyan ako magamit ng hydrometer kasi mas komportable ako. Para sa inyo, pipiliin nyo pa rin kung saan kayo komportable. Kasi ganyan tayo, kung saan tayo komportable, siyempre yun ang ating gagawin. So ganyan ako magamit ng hydrometer tester. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Iba-iba, hindi pare-parehas ang paggamit ng hydrometer tester. May ganyan. Sabi ko nga, ang tamang paggamit ng hydrometer tester ay ganito. Ayan. Ganyan siya. Yan ang tamang paggamit. Ayan. Yan, ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung saan kayo komportable, yun ang sundin nyo. Kasi ako, mas komportable ako sa ganitong paggamit ko. Ayan. Pinipisil ko muna yung guma. Saka ko ito ipapasok. Sagad na, bibitawan ko na. Ayan. Oh. Diba? So ganyan lamang kung paano gamitin ang hydrometer tester. Okay? Sana may natutunan kayo sa video natin at maraming salamat sa iyong panonood. At huwag kalimutan i-click ang subscribe button at pagka-click ng subscribe button, may lalabas na all at pipiliin yung pindutin ang all para manotify kayo kapag may new videos kaming ina-upload. Bye!